Kaya nga ho eh, wag na iano yung bago nilang ano, bago nilang argument nito mga dilawan at mga aktivista. Pangalawang argument nila, bakit daw mahal ang vaccine, okay? Pangalawa naman nilang argument ay yung kesyo wala daw plano ang gobyerno patungkol ho dito sa pagbibigay ng vaccine. Pambihira. Oh. Grabe na ho yung ginagawang pagpaplano. Araw-araw nakikita nyo naman lumalabas sa news yan, yung mga plano ni Sec Galvez. Tapos sasabihin nila walang plano. Alam mo yun, nagising lang sila bigla. Nakita nila, ay walang plano ang gobyerno sa vaccine. Ganun lang sila bigla. Pambihira naman, no? Nangangamba ang Makabayan Block na magamit sa pambablockmail ang national ID system. Ayon kay Bayan Muna Representative Carlos Zarate, nakasaad sa national ID system na hindi magkakaroon ng access sa social services mula sa gobyerno ang mga mamamayang walang PhilID. Sabi nila, hindi naman ito mandatory. Pero nakalagay din doon sa panukalang batas na kapag ikaw ay walang national ID, ay hindi ka makaka-avail. Halimbawa, isang ordinaryong mamamayan ka, hindi ka makaka-avail ng services, no? Social services from the government dahil i-re-require ka ng national ID at other transactions. Pero may iba pang nagpapakaba kay Zarate at sa mga nasa militante at progresibong hanay. Isang IT company kasi na hinihinalang konektado sa US Defense Department o may mga proyekto sa US government ang magpoproseso sa detalye ng mga kukuha ng national ID. Worry ni Zarate, baka mauwi ito sa invasion of privacy at sa iba pang paglabag sa karapatang pantao, kabilang ang paniniktik o spying na laganap sa Estados Unidos sa ngalan ng kampanya kontra terorismo. Samantala, sinabi naman ni Senator Ping Lacson na simple ang PhilID. Sagot ito sa who are you at are you who you claim to be. Pero sabi ni Lacson, 5 taon pa ang aabutin bago mailagay sa database ang lahat ng detalye ng mga taong dapat may PhilID. At habang hindi pa ito nagagawa, kailangan pa ring dalhin ng mga tao ang kanilang ID ng iba't ibang ahensya gaya ng driver's license, SSS, pag-ibig at iba pa. Matatagpuan sa PhilID at PhilSys number o PSN ang pangalan, litrato, birthday, address at fingerprints na dapat ay tugma sa impormasyong inilagay sa Philippine Identification System. Meron din itong security features para maprotektahan ang privacy at seguridad ng ID holder at para na rin makaiwas sa panggagaya, pagre-reproduce at pandaraya ng identification cards. Oh, wag naman ganon. Ayan, si Banat ba'y matapang pero pag si Jam na ang kausap, lumalambot. Babae, weakness mo ba'y? Para kasi tataday digong. Dili naman ganon. Hindi naman siya ganon. May respeto ba tayo? May respeto tayo sa mga kababaihan. Ayoko naman yung masyado kung bastos ba, ha? Ayan. Sabi ni iba. O, ito. Katawa naman ito. Buhay pa ba yun? Sabi ni iba, baka gusto nila sa raon na lang bumili ng vaccine kasi para mas mura. Ha? Hindi ko nga maintindihan eh. Tapos may isa pang article naman na naglabas. Itong sa, nakalimutan ko na kung anong article to. Didiscuss natin yan bukas, ha. Nakesyo si Pangulong Duterte daw, sablay daw siya sa kanyang pinagagawa patungkol po sa red tagging, okay? Sabi ko ngayon lang eh, for the first time, ha, ngayon lang ang panahon na maraming sumusuko na NPA. Ibig sabihin, maganda yung plano ni Pangulong Duterte. Aside from identifying the groups, remember this, it's not just identifying the groups. That's not all. Okay? Identifying the groups, giving life or giving livelihood dito sa mga sumukong NPA at connecting the community na malayo through the, nakita nyo naman, di ba, yung mga kalsadang ginagawa. Eh, malaking bagay ho yun. Hindi yun iisang approach ang ginagawa ng gobyerno. Identifying, giving livelihoods sa mga naging o sumukong NPA at sa mga sumusuporta si NPA, binigyan ho ng ano mo yon na kalsada para mas makaabot ang tulong sa kanila. So, total approach o holistic ang approach ni Pangulong Duterte pagdating ho sa mga NPA. Maraming salamat, Analiza Navarro, watching from the land of the rising sun, Japan. Kinilig ako sa inyong dalawa ni Miss Jam Magno. Parang nakitaan ko kayo ng
Eh, sana all. Spark? Si Madam Jam Magno medyo may pagkataray-taray, ha? Kung hindi ko lang siya laim. Kung hindi lang siya babae, tatarayan ko din siya. Joke lang. Mabait naman siya. Medyo mapagkamataray lang siya. Pero okay lang. Parang si Miriam Defensor. Ganun ba? Pagdili niya type, aba, babanatan kanya kahit ka ikaw yung host? May ganon? Binabanatan ako sa sarili kong show? Ano to? Joke lang, Madam Jam. Oh, ayan ah. Oh, by walang red tagging. Ayan ah. Ay nako. Anyway, wag na itama na yung boss, comment nyo sa sino back. Alay, si boss naman, kanina pa ako nagkikwento patungkol sa sino back, ha? Lagi ko ang sinasabi sa inyo, ang gobyerno hindi niya iniisip kung magkano. Okay? Ang importante sa ating Pangulo, as soon as possible, kumuha na tayo. Huwag na tayong mag-antay na magkaroon ng available na mura. You know, ang sa tingin kong basa ko kay Pangulong Duterte, alam nyo kung bakit? Remember yung napasok sa controversy sa testing si Duque? Remember yon, di ba? Nagkaroon ng issue tungkol sa testing na yan. Noong panahon na yon, pinagtanggol ni Pangulong Duterte si Duque. Ano sabi niya? Ako mismong nag-utos sa kanya na kumuha na niyan kasi nagkakaubusan na ng testing. Naalala niyo yun? Pinagtanggol ni Pangulong Duterte kasi lahat tayo nananawagan na, ay, Duque, mag-resign ka na. Siya mismo nagtanggol, sinabi niya. Ako nagsabi sa kanya na kumuha na kahit mas mahal basta mabagsimula na ang testing sa ating bansa. Kasi sa Pangulong Duterte, hindi ang concern sa kanya money. Ang pinaka-concern sa kanya, yung health na mabilis, yung tulong na mabilis na mapupunta sa mga Pilipino. So kung ang vaccine na makakatulong sa kanya na mabilis at itong Sinovac ang pinakamabilis, eh yan na nga ang kukunin niya kahit pamahal. Okay? Hindi ko nga maintindihan eh. Kesyo, siyempre naman, isipin nyo, normal naman siyempre sa isang kumpanya na uunahin muna yung mga iba, di ba? Na siyempre, lalo na yung mas madaming kukunin. Kung ikaw nga naman yung mga pharmaceutical, unahin mo yung iba. Kaya wag ho tayong ano ha, wag ho tayong maniniwala ho sa mga ganyan basta-basta ha. Basta wag ho kayo maniniwala yung mga nagsasabing kesyo walang plano, walang ganito. Wag nyo nang paniniwalaan yan, mga walang hong kwenta yung mga yan. Anyway, hanggang dito na lang po muna tayo. Baka ho tayo magbalik maya-maya para magpag-usapan na natin mga topic-topic. Kung kakayanin ko ho, papakiramdaman ko ho. Kung hindi ho, eh, pagpasensya nyo na bukas na ho lang tayo. Sana ho ay patuloy nyong i-follow and in-like itong video na ito. At i-share. Marami pong salamat. God bless you all. Bye-bye.